Kasuabe, welcome to the number one Filipino luxury rides channel. Ako nga pala si Rico Barrera for Rico Suabe Channel. And on today's video, we have here the big bad full-size luxury SUV. Ladies and gentlemen, it's the all-new 2021 Cadillac Escalade. Mga kasuabe, let's begin! Magandang araw sa lahat ng mga kasuabe natin. We are here sa Rico Suabe facility wherein we have performance cars and even mga luxury SUV. For more information nga pala, para makuha mo ang big bad na SUV na ito, mag-iiwan ako ng contact number for you to know kung ano nga ba at nasaan ito. Mga kasuabe, simulan natin sa konting history. This one started noong first generation noong 1999. Dahil, eto po ang sagot nila sa inilabas ng Ford. Ano yun? Super familiar po kayo dyan, that's the Lincoln Navigator. Sabi nga nilang ganun, tama, minsan may mauna kailangan na mag-arise para mag-improve ang nasa lipunan. Perfect. Ito ang naging sagot nila, 1998 yon, then 1999, first generation, is a rebadged GMC Yukon, also known as the Suburban. At nakapagbigay tayo ng mga review dyan sa Navigator and Suburban. Please check that out, mga kasuabe. Nakita nila sobrang daming sales noong 1999. Idiretso natin, marami ang naglaway dito, marami ang naghabol, marami ang nalibugan sa SUV na ito. Okay. Noong 2002, nilabas nila ang second generation. Then after that, they nailed it as the Cadillac Escalade. Meaning nga pala ng Cadillac is outstanding, mga kasuabe. When it comes to luxury performance, because this one has its massive appearance and even sa interior, sobrang massive din at lavish ng mga cool technology. Ginawa rin ito kasuabe dahil napakarami na ngayon na kakumpetensya. Yung fourth generation medyo nagtagal ng konti. Andiyan ang mga BMW X7, ang Mercedes-Benz GLS class na dati is M-class siya, Lexus, full-size luxury SUV. Pero, lagi itong naikukumpara sa kanyang kakumpetensya na Lincoln Navigator. Nandyan rin yung classification ng Range Rover na lagi rin siyang inihahalin tulad. Ang gawain natin ngayon, mga kasuabe, alamin natin ano nga ba ang exterior suabical feature and even interior. Ano ang mga technology niya rito? This one is nasa around 10 to 12 million depende sa option. Mga kasuabe, let's begin. Para sa unang suabical feature natin ay mapupunta tayo sa front fascia ng Escalade. You will see, napakalaki nga pala ng kanyang front grille, which started nung second generation, because nung first generation circular lang, second generation malaki na to kasuabe, third generation mas lumaki, fourth generation pinalaki, fifth generation, ito ang pinakamalaki na front fascia. Kung mapapansin mo kasuabe, brushed aluminum ang frame. May resemblance ang shape nito sa logo or icon ng Cadillac Escalade na coat of arms. Tapos, attention to details tayo mga kasuabe. Yung mga maliliit nga pala dito ng mga scattered brushed aluminum, ginawa siyang tiny bits na logo ng isang Cadillac Escalade. Ang ganda nga pala ng pagkakaporma ng LED lights natin rito, which is, for me, mas maganda maging trademark na to ng isang Cadillac Escalade para siyang maliit na espada. Anyway mga kasuabe, pagdala mo nga pala ang key fob ng Escalade, once na galing ka sa bahay mo, papunta ka sa iyong parking at naramdaman ka ng Escalade na nandyan ang aking bossing, magkakaroon siya ng illumination, soft lights dito,
para siyang pulse katulad ng dibdib ni Iron Man. Ang sumunod niyan kaswabe o open ang iyong headlights. Hindi lang dyan nagtatapos, even doon sa ilalim ng stepboards natin, meron nga palang illumination ng mga LED lighting kung saan katatapak. Pero ang the best niyan, doon sa A-pillar nga pala sa front windshield, nandoon ang projection ng isang Cadillac Escalade na logo. Together nga pala, doon pa rin sa rear tail lights na merong mahabang LED doon, parang espada ni Darth Vader. Before tayo kaswabe, mapunta sa engine specs ng Cadillac Escalade. Doon sa likod, meron doong window separately. Pwede mo siyang buksan pag ayaw mong buksan ang pinakabuong tailgate niya. Dahil kakain ito ng space, you have 22-inch ng profile ng wheels setup natin. And napaka-easy ng access from doon sa second row seats, papunta nga pala sa ating third row seats. Siyempre, this Escalade is all about cargo pa rin mga kaswabe. Anyway, this one is 6.2 liter V8 engine that gives 460 horses and 623 newton meter of torque. Newton meter of torque. Ang 0 to 100 ay 6.2 seconds, 14.4 nga pala ang kanyang quarter mile with the 209 kilometers per hour na top speed with matching 10-speed automatic transmission. Meron nga doong paddle shifters rin kaswabe. Ang sumunod niyan, 6,000 pounds ang curb weight and 8,000 pounds ang towing capacity ng ating big bad na luxury full-size SUV. And yes, we're here inside sa Cadillac Escalade kaswabe. Pag upo ko pa lang dito, ang feeling ko para ako magmamaneho ng isang Voltes 5, very superior and authority. Hindi ko alam, ganun talaga yung naramdaman ko kaswabe. Napakaraming cool features dito, nakikita na ng mga mata ko, pero ano nga ba yung mga notable? Ang bubulaga sa'yo rito ay meron kang 38-inch na infotainment system. Tapos meron kang tatlong screens dito dahil magkakapatong sila kaswabe. Ang gauge cluster, nasa likod niya ang infotainment system. Sabayan mo pa nang meron kang small screen dito sa pinaka-left na part. Ang makikita mo nga pala rito is yung average ng biyahe mo. Pero ang pinaka-mga notable dito kaswabe ay meron kang night vision. Pag pinindot mo yan kaswabe, mag-a-appear sa iyong gauge cluster. So ibig sabihin, walang makakaligtas sa'yo kahit anong hunky-punky ang nangyayari sa harap mo. Okay? Ibig sabihin, mas lumilinaw sila. Meron ditong tinatawag yung augmented reality. Meaning to say, pag meron kang pupuntahan, ang gagawin mo lang, para siyang Waze, yung kalsada na ikita mo sa harap, dito sa gauge cluster, ganun din. Pero meron siyang mga illumination na arrow. Hanggang sa makapunta ka sa destination mo, magkakaroon siya ng Google Pin. Hindi lang natin magawa kaswabe because this one is a brand new. And yung hood display, pwede mong i-adjust ang brightness. Pwede mo rin siyang ibaba, pwede mo rin siyang itaas. Pag ayaw mo ng third screen dito na maliit sa left screen, iswipe mo lang kaswabe, pwede siyang mag-vanish. Ground clearance nga pala kaswabe, you have tatlong modes. Yung isa normal, of course. Yung isa naman is increased. Sobrang angat na angat niya kaswabe.
pero meron din dito yung pwede siyang low rider lang. Okay? Mas mababa yung ground clearance niya. How good is that? Pang-porma kaswabe. Dito pa sa gauge cluster, ang notable pa rito, nakikita mo kung sino sa mga pasahero mo ang hindi pa naka-seatbelt or naka-seatbelt on. Kaya hindi ka nilang pwedeng lukuhin, even if you have your family, yung anak mo, hindi sila pwedeng lumusot sa'yo dahil dito, pinaka-the best niyan kaswabe, sa loob nga pala dito, you have 36 speakers. Meaning to say, dito sa harap, you have massive na speaker dito sa baba ng front windshield natin. Maganda, para kang nasa live. Pwede mong i-adjust nga pala yung speakers dito, yung volume, hanggang surround siya, hanggang sa likod. Bakit ganun? Because you have speakers dito sa likod kaswabe. Meron dito, meron din dito, na-adjust yan dito sa infotainment system. Meron din sa second row. Pwede rin na naririnig lang nila dito sa second row. Even sa kanilang likuran, meron rin mga built-in speakers. Napakalupit, napakalavish na. Mabalik nga rin pala tayo sa infotainment system. This one is a curve ang styling niya, sumabay sa shape ng dashboard, yung audio natin. Pwede nga pala siya magkaroon ng adaptive volume. Ang sabi rito is based on speed and road noise. How good is that? Very, very luxurious. Meron na rin tong enhancement ng communication kaswabe once na magsalita ka rito para marinig ng mas klaro ng mga tao na kinakausap mo doon sa third row or even pag naglagay ka ng tao sa cargo space natin, magkakarinigan kayo. Once na nagsalita ka, mayroon mic doon sa pinakadulo. Hindi pa tayo nagtatapos kaswabe sa infotainment system because lahat ng mga image dito and display, pag kinalikot natin, ni left and right mo sila rito kaswabe, napaka-fine, napaka-smooth ng kanilang galawan. Napakaswabe. Natatandaan mo yung sinagot ka ng crush mo, yung napakaswabe ng feeling mo. Ganun na ganun to kaswabe. Brushed aluminum switches pag ginalaw mo yung aircon, yung temperature, yung pag-change ng mga display doon. Sobrang smooth nito, mga kaswabe. I dare you and I promise you. Napakalaki ng mga display mo rito unlike other vehicle. Kailangan mo pang titigan ng matindi para maintindihan mo. But this one, inilalagay niya sa iyo yung vehicle information mo, yung coolant temperature, transmission fluid, yung mga importante, yung gasolina mo, oil temperature, battery voltage, average speed. Meron ka pang timer dito. Idagdag pa natin center console. Ang ganda ng material mo rito, para siyang marmol cup holders. Then you have a great amount of space dito sa center box natin. Pero optional rin siya, pwedeng maging fridge ito. But this one, yan. Meron kang mga ilang piece ng mga lalagyan and together syempre ng mga power outlets natin and even mga USB ports. Panoramic sunroof, all of the settings nandito lang. Pwede mo siyang i-half, pwede mong i-full, pwede mong i-flip, pwede rin yung talagang outdoor feel. Next niyan kaswabe, idagdag pa natin pag nasa second row seats ka, you have captain's seat wherein pag meron ka nga palang chauffeur dito, dito nga pala yung pinakamalaking tablet sa lahat ng SUV na nakita ko kaswabe. Both meron kang left and right. Pwede ka mag-send ng destination mo tapos mapupunta rito sa pinaka infotainment system. Another thing rin rito kaswabe, sa dashboard meron tayong full length ng illumination lights. Hindi rin ito nagpapahuli sa kanyang mga direct competition. Siyempre dapat meron din daw siya. When it comes naman dito sa pinaka cargo space, this has 3,423 liters of space. Sumunod po siya sa Suburban na 3,446, which is yun po yung pinakamalaki at pinakamahaba. When it comes nga pala sa cargo space, alam naman natin na related ito kaswabe. Para nga pala, mas madali ang buhay pag ikaw ang nagda-drive and you're the owner, gusto mong i-flip yung mga seats natin. Nandito lang po ang settings.
Okay? Pwede mong i-down, pwede mong i-up. Okay? Nandito po ang ilan sa mga configuration natin. Before we end this kaswabe, babanggitin ko lang ang top 3 na nagustuhan ko at sariling opinion ko lang naman bilang isang Rico Suave. Unang-una sa lahat, yung bold appearance. As you can see, since 2002, etong harap na to, very iconic na siya. Pag nakita ito ng other people, alam na nila ang signature appearance ng isang Escalade. Sumunod, pagpasok sa loob kaswabe, yung 38-inch na infotainment system. Together, kung ano man yung mga technology na nandun, built-in speakers, adaptive volume, and even enhanced ng communication pagdating dun sa third row seats, hindi lang natin nagawa ito kaswabe. And sino ba naman ang ayaw na bumiyahe ng super comfy kasama ang family? Siyempre, pag iminamaneho mo to or ipinagmamaneho ka ng iba, you have that magnetic ride suspension. At isa ang GMC sa nanguna for that technology. Maraming salamat nga pala sa S5S Auto Hub Official, Motul Philippines, Taftman Apparels, and Drives Car Cover. If you see value in this channel, please subscribe and hit that notification bell para sabay-sabay tayo pag nagpe-premiere night every 9 PM. And tandaan nyo, ang channel na to, it's all about luxury cars and performance cars. Pag part ka ng Kaswabe Nation, malakas ang iyong dating. I'll see you Kaswabe sa next ride natin.